So, na-realize natin na sa general revelation, this is more like Yehovah or Yahweh, may His name be praised, na He is revealing Himself sa lahat ng tao. Okay? Hindi lang sa mga Christians. He revealed Himself sa Muslim. He revealed Himself sa Filipino. Okay? Kaya ang tawag ng mga bagobo sa God is manama. Okay. Ang tawag ng Tagalog is ano? May kapal. May kapal. Anong tawag sa doon sa ibang tribe namin sa Mindanao is diwata. Diwata. Okay? Pathala. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng ethnic group, lahat ng grupo, meron silang idea na may God. Iba-iba man ang tawag natin, pero the same yan na God na pinag-uusapan natin. So, pero sa Christian, pag kinonvert mo na, it's equivalent sa God the Father. So, yung Allah sa Islam, si equivalent niya is like God the Father. Sabihin ko, kagurangnan. Kagurangnan, o, di ba? O, the ancient one. The ancient one, o, kasi kagurang, eh. Gurang means ancient. O, matanda. So, lahat tayo may idea about God, na merong God, okay? Even yung mga mayaman, they call Him the man behind sa mga pangyayari. Okay? Wala pa tayo sa doctrine of God, doctrine of the Bible pa lang tayo, pero maraming usapin dyan pagdating natin sa doctrine of God kasi pag-uusapan natin si God the Father dyan. Kung ano yung mga views about kay God. Okay? So, general revelation, and then, in special revelation, we learned na in special revelation, He revealed Himself in a personal way. Okay? He revealed Himself in a personal way through the Bible. So, He revealed Himself through the Jews, through the prophets. Okay? So, now we are serving, we are worshiping the God of the Israel. Okay? Tayo mga Christians ay nag-worship sa God ng Israel. Okay? Kaya pag nag-talk tayo ng second coming, it's not about Christians. Pag second coming ang pinag-uusapan natin, we are talking about the state of the Israelites. Anong mangyayari sa kanila sa last, sa Armageddon? Okay? Kung paano sila muntik ng matalo, na irerescue sila ni Jesus as a second coming. Tapos, doon na, nandun tayo sa likod ni Jesus. Kasi yun na yung nandun na tayo, kasama na niya na tayo eh. Okay? So, kagaya ng kada may darating na presidente, pansin mo, may tail ang president, di ba? May mga bodyguards, may mga kasamang cabinet niya, may mga yung VP niya. Ganon din, si God, si Jesus babalik as king. Tayo naman yung, ano, yung board of elders. Parang ganon yung ano, di ba? The 24 elders sa Revelation na puro walang ulo, no? President is party. So parang ganon yung picture natin, okay? So special revelation is basically about from the word special, meaning unique. Okay, na hindi ito inireveal sa Hinduism, hindi ito inireveal sa, let's say, sa Islam, hindi din ito nireveal sa Confucianism, hindi rin nireveal sa Taoism, sa ibang religion, okay? There are so many religions in sa mundo natin. Ilan ba religion ang alam nyo? Oo. Hindi, yung mga major lang. Hindi naman nabot. Pag, minsan, ang iniisip natin, religion, pero actually, denomination lang yan eh. So, tignan nyo, ilan kayo sa tingin nyo ang religion, major religion? Islam? Hindu? Tapos na. Atheism? O, yun, religion na rin, atheism ngayon. Ano pa? Confucianism. Ang Catholic, under na yun sa Christianity. Oo. Yeah. Ha? Pantheism, under yan sa ano, sa Hinduism. Mao, kay Mao Zedong, no? Communism kay Mao, no? Godless society. Ano yun, yung kay Karl Marx, Marxist. Pero yun, economic system na yun. So basically, yung makita mo na religion, more or less 7 to 10. The rest is the denomination. Ganyari, Islam, merong mga iba-ibang ano ng Islam. Hinduism, maraming iba-ibang part ng Hinduism. May part ng Hinduism na pwede ka maging atheist. At the same time, religious. Okay?
So many wide branches. Sa Christianity, mayroong tatlong main branch. Roman Catholicism, Eastern Orthodox Church, at saka Protestant. O, andun tayo sa Protestant. Oneness? Yung oneness, under na rin yan sa Protestant, pero kulto na yun. So basically, ito siya, under na siya sa Protestantism. So, Christianity, big umbrella ng religion. Tapos, yung mga andun na to is the same worshiping kilala si Jesus. So, Pastor, yung Pentecostal sa Evangelical. Under sa Protestant. Oo, under sa Protestantism. Lahat sila mapa accurate yung theology nila o hindi, under sila sa Protestant. Yun yung malungkot na. Mapatama yung theology o hindi, under sila sa Protestantism. Hindi sila kinukonsider na ibang religion. Denomination lang sila. Okay, ang denomination, Roman Catholic, Eastern Orthodox, which is religion ni Putin yan. Eastern Orthodox, si Putin. Ha? Eastern Orthodox yan. Ang Russians, Eastern Orthodox yan sila. Okay, Russian Orthodox ang tawag sa kanila. Russian Orthodox. And then, Protestant, which is Europe, America, Philippines. Ang Philippines nga, Roman Catholicism ang Philippines eh. Hindi tayo makonsider na ano, Protestant kasi mas marami Roman Catholic dito. Oo. Pero the good thing, dahil Roman Catholic tayo, walang divorce, no? Tayo na lang at saka yung ano? Tayo na lang at saka ang Vatican. Ang walang divorce. Yung dalawa lang, wala. Ang mga Protestant, ang bilis nila ng divorce, no? In-approve kagad sa Amerika. Sobrang, yan yung sinasabi ko, pagka nasobrang ka ng grace, pati puno, papakasalan mo na. Pati hayo, pinapakasalan na nila. So, makita mo, sobrang abnormal na. Wala na sa Bible yung pinagtuturo. Wala na talaga. Wala na sa passing, kumbaga. Okay? So, basically, special revelation is hindi siya magtuturo ng labas sa Bible. Pagka nag-uusap tayo ng salvation, walang outside the Bible. Pag ako nagturo sa inyo ng bagong paraan ng salvation, sabihin ko sa inyo, magbigay kayo para masave kayo. Wala sa Bible yan. Individual yan, okay? Ang pagbibigay is just sa obedience kay Lord. Pero hindi yan yung ground para masave ka. Okay, ang makakasave lang sa'yo is pagtanggap kay Jesus. No other way but the name of Jesus. Okay? So, even ang mga Jews, dapat sila yung unang masave. Pero ang sabi ni God kay Paul, dahil hindi nyo tinanggap ang salvation, ibibigay ko sa Gentile. Kaya, nag-ikot si Paul sa iba-ibang Gentile countries. After nun, ang sabi sa second coming, darating ang time, pagbabalik ako, tatanggapin na nila ako. Pero makikita na nila ako as hindi na yung Messiah na kawawa. A warrior in a white horse. Savior of the world. Yun yung gustong makita nila, yung Davidic-like Messiah. Hindi nila na-recognize yung first coming ng Messiah nila kasi kawawa naman yung first coming, no? Pinako pa sa cross, hindi nila gusto yung ganon. Gusto nila yung Davidic kind of Messiah na iligtas sila sa mga kalaban, yung makipaggera talaga. Ganon yung ano nila. Okay? Kaya yun yung sabi sa kay Paul and yun yung interpretation ni Paul sa nangyari. Bakit binigay sa Gentile muna? To get the Jews jealous and darating ang time na sila, sa pag second coming, babalik din sila. Kasi sinasabi ng mga Jews sa atin, mga Christian, no? Ay, ang mga Christian na yan, they worship us. Jew naman yung wino-worship nila, si Jesus, Jew naman yan eh. They worship us, but us, we will worship Yahweh only. Pero mga Christian, they worship a Jew. Jewish si Jesus eh, bakit nila gawin tagapagligtas ang isang Hudyo? Naka-level lang nila yon. 'Di ba? Yun yung tingin nila. Okay? So kahit ang dami ko napanood sa YouTube na mga interviews about sa mga Jew, what they think about Jesus, he's just a fellow like us. So the Christians worship him. So mga Jew, the Christians worship him but we don't. Because he's just fellow. Hindi nila wala seldom you find Jew na maging Christian. Okay? Pagka naging Christian sila, tawag na Messianic Jews. Okay, Messianic Jew, ibig sabihin, they believe that Jesus is the Messiah. Okay, kasi hindi mo sila masisi kasi bago dumating si Jesus, may limang Messiah na nag-claim na Messiah sila. Messiah.
So, nung dumating na yung totoong Messiah, wala na maniwala. Okay? Okay. Pero ngayon, hindi na yan pwede na may mag-claim na bago. Sabihin nila sila yung Messiah. Hindi pwede. Messiah, maniwala tayo. Pero Messiah, hindi pwede. Okay? Kagaya ni Kibbs, no? He claims to be the next new Messiah. It's not found in the Bible. Okay? So, not accurate. Okay? If yung ibang religious leader, they say that they are the angel of the East. Ayan, so kilala niya na yan. Angel of the East? Wala sa Bible yan. Okay? So, ako, pagka tinanong niyo ako sa theology, usually, I consult other theologians. Okay? Pero pagdating talaga sa salvation, yung Bible talaga yung ano natin. Okay? Kung mga theologists lang ng kung ano-ano, okay lang. Pero pagdating sa salvation, walang ibang source. Bible talaga. Let the Bible interpret itself talaga. Okay? And with the help of other theologians na mas mapaliwanag pa nila. Okay? Okay. So, yan yung general, yan yung special revelation. Okay? So, doctrinal truth. Wala nang doctrinal truth. Underline, naka-underline yung doctrinal truth. Wala nang doctrinal truth. Continue to this day after the New Testament. Pagkatapos nito, New Testament, na-seal na yung revelation, wala nang doctrinal truths. Wala nang dagdag sa doctrinal truths. Okay? Like salvation, wala nang, hindi na pwede madagdagan. Okay? Malinaw? Okay. Doctrinal truths, malinaw dyan. Ang mga meron na lang ngayon sa special revelation is like illumination and practical guidance. Ang illumination is, pag nabasa ka ng Bible, bigla mo maintindihan. Yun, na-illuminate ka. Dati, ang bilis, dalas ko naman itong nababasa, pero hindi ko naman ito pinapansin. Pero ngayon, parang biglang nangusap sa'yo, biglang naging buhay. Yan yung illumination. Yun na yung matatanggap natin sa related sa special revelation. Na related na sa Holy Spirit. Oo. Personal relationship mo na. Kaya nga, ang tawag nga ni Soren Kierkegaard, si Soren is a Danish theologian. Ang sabi ni Soren Kierkegaard ito. Sabi niya, oo, si Kierkegaard. Kierkegaard yan pag binasa eh. Si Kierkegaard yan sa pag-pronounce. Oo. Ang Christianity is, ang sabi niya is subjective Christianity. Ang relationship daw natin kay Lord is subjective. Hindi siya objective. Walang Christianity na objective. Na kung anong tama sa akin, anong nangyari sa akin, ito ginawa ko, gawin nyo rin, mangyari din sa inyo. Walang ganun. Subjective siya in a way na kung ano yung personal dealing ni Lord sa'yo lang yun effective. Hindi mo pwede i-impose sa lahat. Nasabihin mo, alam mo, isang araw, kinausap ko ni Lord, nag-tithes ako. Sabi niya sa akin, mag-tithes daw ako. Ibigay ko daw yung last money ko, so binigay ko. Pag-uwi ko ng bahay, maraming blessing dumating. Sa'yo yun. Kasi kung i-impose mo yung sa iba, magagalit yung iba. Ginawa din naman namin. Bakit pag-uwi namin, wala naman pa rin blessing sa bahay. Di ba? So, yun yung tinatawag na subjective Christianity, no? Na ours is subjective. Hindi subjective in a way na negative. Na parang walang basis. Experiential siya. Mostly, kung paano nakikipag-deal sa'yo si Lord. Kasi iba-iba naman yung level ng maturity natin eh. Hindi mo naman pwede na isang hulmahan lang tayo, isang box. Lahat tayo dapat maging box cast siya doon. Ang iba, triangle. Ang iba, rectangle. Oh? Kaya yung last money, baka naman yung money, wala naman last money. Oh, di ba? So, hindi mo pwede i-impose na kung anong, what works for you will also happen sa ibang Christian din. Okay, that's gonna, hindi na yan siya, no? Kaya nga, subjective Christianity yung tawag ni Kierkegaard, which is may bigat, no? Kasi minsan pagka nakarinig ka ng subjective, parang negative, di ba? Objective naman yung pananaw mo. Dapat objective lang tayo. Dapat, ganito. Pero hindi, pagdating sa relationship kay Lord, it's individual. It's your personal relationship kay Lord. Meron tayong mga testimony na nakakamangha talaga. Ang iba, hindi nila ma-experience yun. Hanggang inggit lang ang iba talaga, no? At saka pag in-encourage mo sila, gawin din nila. At pag hindi nangyari sa kanila, magalit sila sa'yo. Kasi hindi. Pastor, when you share your illumination with God, your subjective, pwede mo lang ibigay sa tao ay insight. Oo, insight. Kapag mo lang insight, that's all.
inspiration na ganito kumilos si Lord sa buhay ko. Ayun na, nakikita ko na si Shane dun, no? So, okay. So, yan yung ano, no? Yan yung special revelation. Huwag kayong maghanap ng bagong theology, ha? Na special revelation na may lalabas na bagong religion. Sasabihin na, hindi naman religion, denomination yan, lalo pag Christianity. Sasabihin na naman na, eto na, ang totoong relihiyon, marunong magbasa ng Hebrew. Ang totoong relihiyon, marunong magbasa ng Hebrew. Merong ganyang kulto bago sa ano? Sa Israel, sa ano? Sa Davao. Na you need to learn, they read the scripture in Hebrew. Okay, yung scholar kasi marunong magbasa ng Hebrew, yung teacher nila. So they practice the practice of the Jews. To be saved, kailangan mo practicein yung mga practices ng Jews, yung ano nila, yung bar mitzvah nila, yung mga discipline nila, yung obedience of the law. Anong tawag sa kanila? Hindi, Christian, hindi sila Hudyo eh. Ang tawag sa kanila, Judaizers. Yun yung sabi ni kay Paul, di ba? Judaizers na parang i-convert ka sa Judaism. Hindi ka kinoconvert sa Christianity. Kinoconvert ka na maging Jewish. Okay, oy, kamusta? Ano nangyari sa inyo? Ha? Okay. Sino inantay yung tatlo? Wala. Okay. Okay. Pinatakpan yung isa't isa, ha? Okay. Okay. So, wala pa naman tayong tinuturong bago sa arrangement lang and another perspective lang sa special revelation. So, special revelation, walang bagong doktrina. Okay, kung mayroong bagong doktrina na tinuturo sa inyo ngayon, hindi yan bago. Recycle lang yan na heresy. There is no new heresy. Only recycled ones. Yung mga nagsasabi na Jesus is human, it's a Martian. Martian heresy, heretic theology. 200, 300 AD, andyan na yan, na kulto na yan. So wala, hindi bago yan. Okay? Yung mga nagsasabi din na si Jesus is not tao, is His mind is God. Ano din yan, mga kulto na yan na dati pa, na tinalo na yan ni St. Augustine. That's why if you study history, mas maintindihan mo, mas madali taluhin yung mga kulto ngayon. Kasi tanungin mo lang yung mga tao, yung paano nila tinalo itong mga kulto na to. Ang kaibahan lang dati, hindi nangangarate yung mga ano. Pag tinalo mo, tinatanggap pagkatalo. Ngayon, kakaratihin ka pag tinalo mo sa debate, no? Awayin ka. Parang politics, no? Pagka hindi nanalo yung manok, kung ano-anong gagawin, no? Religion at saka politics, sobrang passionate ng mga tao. Sobrang opinionated ng mga tao. Okay? So, hindi lang naman apply yan sa, ano, sa religion. Pati sa politics, nangyayari din naman yan. Okay? Yan yung dalawang topic na madalas nagdi-divide ng mga tao. Religion and politics. Pag pinag-usapan nyo na yan, hindi talaga kayo magkakasundo. Tama? Meron ba kayo nakita na magkaiba opposing views sa politics na nagkasundo? Di ba? Mahirap, no? Oo. Oh, lalo sa religion. Oh, kung magkaiba kayo ng pananaw, iba-iba din talaga. Okay. So, punta na tayo sa B. Letter B. Inspiration and authority. Yan. So, this is our topic for today. Inspiration and authority. Inspiration. Pakibasa, Brother Conrad. Inspiration, God, the Holy Spirit, supernaturally superintended the writing of the scriptures by each human authors so that what they have written was what the Holy Spirit intended to be written, and therefore their writings are the very word of God. Okay. So, inspiration. At least dito, English yung binabasa natin, no? Which is good din sa atin. Kasi narinig ko yung sabi ni VP, ni Vice President, ibabalik niya yung communication, itaas ulit ang standard ng edukasyon, yung ibabalik sa English ang mga teachers. Sa tingin ko, maganda naman yun kaysa doon sa anong tinatawag nila na yung balik lingwahe, mother tongue. Yung mother tongue, parang imbis na paakyat na yung Pilipinas, biglang umurong eh. Hindi na mo naman ang kailangan aralin yung mother tongue mo kasi mother tongue mo nga yan eh. Hindi naman ako nag-aral ng Bisaya. Kabalo ako mag-Bisaya. Wala naman ako nag-itunan. Diba? Pero, yung English,
tinanggal natin kasi ano, tapos ngayon nakita nyo anong mangyayari sa mga estudyante. Ang daming young people natin, bobo. Hindi makabasa ng English. Sampung taon na, hindi makabasa ng English. Naawa ako sa kanila. Sa panahon ko, 10 taon ako, marunong na ako niyan. Kahit basa man lang ng English at saka Tagalog, ang iba, di talaga. So, yun yung parang wrong move ng previous, no? Na DepEd, no? Na biglang minother tongue nila. Sobrang ano. Ang goal natin, globalization. You are able to communicate sa global. Paano ka makipag-communicate kung ang minaster mo yung sarili mong lingwahe na Bisaya, Tagalog? Wala namang masama. Hindi na may ibig sabihin, hindi mo mahal yung wika mo. Hindi naman yun ang tukoy doon. Ang tinutukoy doon, kailangan natin maging competitive sa ibang bansa. Paano ka magkaroon ng boss na foreigner kung hindi ka marunong makipag-usap sa kanila, di ba? Kasi pastor, ano nangyari yan? We want to democratize everything, the system. Pati yung ating... Lingwahe. Sarili natin. Oo. Meron silang ganun, no? Maganda lang naman magsabi tayo ng ganyan, no? Kung, ano, superpower tayo. Para yung ibang bansa mag-aral ng Filipino language. Hindi naman tayo superpower. Ang layo naman natin sa top 200 na bansa. Hindi ko alam kung makapasok tayo sa top 100 na bansa sa buong mundo. Superpower sila. Part sila ng first world country. So, kasi superpower sila during that time. Naging superpower ang French Revolution. Merong German na ano. So, ay at least ngayon, at least ang nangyari ngayon, naisipan ni ano, Sarah yun, no? Nag-comment nga ako dun eh. Sabi ko, ay salamat. Kasi yung mga bata natin yun, ang bobo na, hindi marunong magbasa ng English. Nakakaya naman. Kahit Tagalog, hirap. Yung mga teacher, Tagalog magturo, Bisaya magturo. Kung Bisaya sa Bisaya, siya magturo sa mga estudyante. Makaaral ka lang ng English pag pumasok ka pa sa masters doon, sa masteral namin, English talaga lahat doon. Kahit magsalita ka, English talaga. Yung teacher namin, pure English talaga. Pero, kung hindi ka naman mag-aral ng masteral, hanggang Tagalog lang kung ano yung... Oo, kasi nga, wala pa nga yung mother tongue. Wala pa nga yung mother tongue. Pero ang point natin, wala pa yung katuruan ng mother tongue na pinipilit tayo gamitin yung ano. Imaginin mo kung magbasa tayo ngayon ng material na to, 50 years from now, ituloy natin yung mother tongue. Hindi ko lang alam kung pagka ituro nyo to sa mga ano, hindi na nila maintindihan tong English. Oo. Yung gobyerno nga, yun yung nga. Kaya nga, yung mga public student din natin, mababa din talaga sila sa English. Kasi ngayon, dapat doon nakafocus ang government. Kasi I'm ready. Oo nga. So, ang point ko lang, no, bakit ko, ang... I know, pero may sarili sila. Parang may sarili. Okay. Ang point ko lang, bakit ko inano yan? Kasi nga, English yung materials natin. And we are into globalization. Na dati napasukan tayo ng call center dito, 'di ba? Dahil marunong tayo mag-English. Ano kaya yung next high school pagka ano nila makapasok pa kaya sila sa call center kahit kasi basic English? Nagkakaroon ng superpower na ay China. Oh, Chinese na pagka ano, mag-aral na kahit Pukin lang, yung pinakasimple lang nila Chinese, wag yung pinakamahirap. Sa kapatid ko yung ganyan nung kapanahon na nalulubog yung
grade 6 pa lang, English speaker, magagaling magsalita ng English. Magagaling nga. Teacher pa. Teacher pa. So, pagkatapos grade 6 pa lang. Nung nagsipan ko, nung nag-apply ako ng trabaho, wala na. Yung mga college graduate, there's something about yourself. Hindi makapagano. So, ang point natin, importante, nakabalik. Importante, ibabalik na ni BP yun. Pinag-aralan niya rin yung K-12, baka i-ano pa niya. Ang K-12, kaya niya na-approve, inakabol ni Aquino na yung World Bank loan ay ma-release. Nadama yung buong Pilipinas. Pero hindi po talaga tayo handa. Hindi nga. Yung po aking classmates, siya yung handa. Nag-resign siya, sabi niya, you're doing the Filipino people the wrong thing. Nag-resign siya, sabi niya, hindi kaya implement. Inilect for the loan. Oo. Okay, so basically, at least, may hope na tayo ulit. Yes. Dahil makaintindi na naman ng mga tao ng English, no? Ayan, so, which is good. Okay, so basically, ang binasa kanina, God, the Holy Spirit, supernaturally superintended the writing of the scripture by its human author. So, sino yung, ano yung superintendent? Ano yun? Sa school, di ba, may superintendent. Ibig sabihin, parang manager, no? Parang in-oversee. In-oversee. Tagamasid. So imagine mo, habang daw ang author nagsusulat, ang Holy Spirit tagamasid. Ayan. So it's like they are guided by the Holy Spirit and their authority is from the Holy Spirit. Okay. So what's the right? Okay. Ang dito is, hindi nakikialam si Holy Spirit. Kasi ano nga lang siya, tagamasid lang, hindi siya nag-i-infiltrate na ilalagay ni Holy Spirit yung word niya sa bunga ng tao na sabihin niya, ito sabihin mo, the Lord, hindi ganun. Si Holy Spirit lang, idea sa author. Tapos yung author, depende sa personalidad niya, paano niya isusulat to. Okay, based on his personality. Kaya kung matignan mo yung Bible, makita mo yung personality ni Peter. Okay? Matapang. Ganon yung personality niya pagdating sa 1 Peter. Pero pag 1 Peter na, naging humble na siya. Makita mo rin si John, the Beloved. Makita mo yung writing ni John, the Beloved. Puro love. Puro love. Okay, yung taong putong. Imagine mo, taong putong yan si John. Palaging galit yan, no? Sons of Thunder pa nga yan si John. Pero nung nagsulat na siya ng 1 John, 2 John, 3 John, my dear children, let us love one another. Okay, mga ganun na, binago na siya ni Lord. Okay, so basically, yung personality ng tao, the Lord respects. Okay? Yung author ng Psalms, makita mo, iba din yung pagkasulat nila sa Psalm. Yung author ng ni Paul, mga authorship ni Paul, makita mo talaga, alam mo si Paul may sulat. Kahit nga ang Hebrews, walang makasabi sino author nito. Walang makapag-claim sino author. Hindi nila masabi si Paul din. Kasi si Paul, usually, pag nagsulat, kiniklaim niya. Diba? Sa dulo, I, Paul, have written this. Apostle of Christ. Sa greetings, sinasabi niya kaagad. Dito, wala. Sa Book of Hebrews, walang greetings. Nagbabago ng nagbabago. So, mapapansin mo yung personality ng author, okay? So, it's not the Holy Spirit overriding the personality. Kasi kung overriding the personality, it's like, sabihin natin, parang book of, ano na yan, yung sinabi ko before, libro na ni, ano, yung Quran. The Quran is one personality only. Kahit kwento yan ni Abraham, kwento yan ni Jacob, di ba? May kwento ni Abraham, may kwento ni Jacob doon, may kwento ni ano doon. Pero isang personality lang yun. Makikita mo, same lang yung pagkakwento. Dired, isang tao lang talaga nagkwento kasi isa lang naman ang nagkwento. Si ano? Style. Oh, isang style lang. Walang pagbabago. Okay, so... kasi binabasa ang Quran. Tapos sa Quran, ang pinaka-first book, pinaka-makapal na book. Dahan-dahan, paliit na paliit. So, ibig sabihin ganun yung arrangement nila.
So sa atin, sa Christian book or the Holy Bible, it's mixed. May makapal sa una, tapos biglang may maliit. Tapos may makapal ulit, may maliit. Ganun, no? Hindi tayo one author only. Okay? Okay, sige. Pagpatuloy natin to. Therefore, the writing are the very word of God. Okay, paano nasulat ang word of God? Ang tao ba? Ang Holy Spirit ba nakialam? Hindi. Hindi. Ang Holy Spirit nag-inspire? Oo, hindi. Okay, oo. Nag-inspire si Holy Spirit. Pero Holy Spirit ang nagdi-dictate. Word per word. Sabi ni Holy Spirit, for God so loved the world. So si John kagad, for God so loved the world. Hindi ganun. It's based on their feeling kay Jesus, pagkarinig nila kay Jesus, paano sinabi ni Jesus. Okay? Okay. Makita mo rin, pagka inaral mo yung original text, makita mo na hindi talaga sila ganun ka-educated. Kasi yung Greek nila, barok-barok din yung Greek nila. Ayan, si Peter, yung Greek niya, yung Greek ni John, alam mo talaga na hindi sila mga Greek ganun talaga. Kasi they write it in Greek eh. Makita mo, pagkatsulat ni Paul doon, makita mo, scholar talaga si Paul. Ang ganda ng mga arrangement ng Greek words niya. Si Luke, maganda yung kanya. Doktor yan eh. Pero doon pa lang, a doctor of medicine. Medicine yung pagka-doktor niya. And kaya pagka nagbasa ka kay Luke, pag dito kay Matthew, simple fever lang. Dito, meron pa explanation kay Luke. Meron pa mga something na, ito siya, ang cause nito, ganito. May mga words siya na ginagamit na pang-doktor terminology lang. Pero dito, simple fever. Again, dito, parang may psychology pa, may ano ba. Makita mo yung profession nila, nilalabas din nila. Okay? Okay lang. Normal yan, mahirap naman, hawakan. Yung gusto mag-coffee, ha? Just drink a coffee. Ako gusto ko rin mag-coffee. Eh. Tayo natin si Lodi, no? Okay. So, malinaw? Malinaw ba? The Bible is therefore the words of God. Okay, i-underline nyo yan. Words of God given through words of men. It is the word of God given through words of men. So, ang word of God binigay through the words of men. Kung paano ka, ano personality mo, yun yung pagkasulat mo. Okay? So, it's respecting the personality of Paul. It's not like, oh Paul, gising, magsulat ka. Ito sulat mo. Hindi ganun. They are inspired and then they start writing. Okay, ito yung nararanasan, ito yung experience. Okay. So, ang tawag dyan is dual authorship. Okay, dual authorship. Tayo is co-author tayo sa Holy Spirit. Kumbaga si, yung mga authors sa Gospel, they are co-authoring the Holy Spirit. Okay, dual authorship. Hindi single authorship ha, na Holy Spirit lang. Siya yung author. And then, nakalagay sa baba, edited by John. Edited by Peter. Edited by. Hindi ganon. Hindi taga-edit sina John, sina Peter, ha? Hindi. Kasi, ano, compiled by. Hindi din compilation. Compiled by Mark. Hindi ganon. Hindi sila taga-compile. Author sila. Okay? Mabuting malinaw to. Na alam na. Hindi din pwede na yung tao lang. Hindi co-author ang Holy Spirit. Hindi nag-inspire ang Holy Spirit. Single authorship lang. Tao lang. Kasi, anong separate niya sa ibang libro? Na walang buhay. Di ba? So, ito may power. Kaya ang sabi ni God, hindi ko ma-cite yung specific verse. Sabi niya, my word will not return to me void. When it's released, it will accomplish what it's meant to accomplish. It will not return to me void. Kaya pag sinabi mo ang word of God, very powerful siya. May babaguhin at babaguhin siya. Kasi that's the word of the king. Pagka sinabi ang hari nagsalita, mangyayari yung sinabi ng hari. Salita niya yun eh. Executive order yun eh. So kung ikaw ginamit mo yung salita ng hari, mangyayari din yung salita ng hari. Tama? It's like you are quoting constitution na nasa batas ka or nasa ano ka. Pagka dineclare mo yung constitution, this is the constitution. Mangyayari yung constitution kasi ayun na yung constitution eh. Tama? Kaya ang sabi, when I say it, my angels are waiting to comply. Ang angels ni Lord, nakaabang lang. Kasi the angels in Hebrews,
1:14, check nyo nga, Hebrews 1:14. Tignan nyo, Hebrews 1:14. Open your Bible, Hebrews 1:14. Lodi, gusto ko pala mag-coffee din. Nainggit ako sa coffee niya. Isaiah 55:11. Ah, yun, yung nakalagay. Oh. At least, naka-smartphone time tayo. So the word that proceeds from my mouth will not return to me void. Okay? The word that proceeds from my mouth to my mouth. Accomplishing what my desire. Okay? So, merong taga-execute si Lord. You remember, the universe was born out of the Word of God. When God said, let there be light, that's a command. Hindi po nagsabi si God the Father, na sabi niya, please, can we let there be light? That's a request. He's a commander-in-chief. When He commands, walang ibang gawin ang mga follower niya, kundi yes, master. Yes, boss. Hindi niya sinabi na, please lang, gawa nga tayo ng light. Walang ganon. He's a commander. When He's released a word, it will give life. It will be ipapanganak yung sinasabi niya. Okay? Ito, favorite to sabi, banggitin ng lolo ko eh. Naalala ko tuloy siya. Madalas niya binabanggit to na yung it will not return to me void. Sige lang, i-mention mo lang yung word of God. Walang babalik yan na walang nangyari. So, 55:11. So, pagka merong kang masamang experience sa buhay mo, and you have a word of God para dyan, ibanggitin niyo yung word of God para dyan. For example, you are hungry. Okay? So, you quote a Bible verse. Okay, mag-quote ka ng Bible verse, ano ba ang mga binanggit ni Lord sa pag-provide ni Lord sa pangangailangan mo? So, banggitin mo yung word ni Lord sa experience mo. And who is superior? The word of God or yung experience mo? The word of God. Your experience will just convert, will follow your word of declaration, which is the word of God. Okay, hindi to declaration na basta-basta mag-declare ka lang, ha? Declaration na i-declare mo yung word of God sa experience mo. Okay, hindi mo i-declare, I will be rich. Hindi ganon. I-declare mo yung word of God. Na God will supply all my need according to His riches and glory. So, you mentioned it. There's a power in the word of God. And you will soon be materialized. Marirealize din yung sinabi mo. Declaring and claiming. Oo, yun. Dini-declare mo, kliniklaim mo. May kaibahan to sa mga tao na nagde-declare, ha, ng kung ano-ano lang, ha? Kung ano-ano dinideclare. Ang i-declare mo, yung word of God naman. Okay? Kasi, word lang natin, walang power, tama? Walang power yung salita lang natin. Pero, ang salita ni Lord, yun ang may kapangyarihan. So, kung may i-declare ka, yung word of God. Okay? Tapos, Adam, sa huli-huli yan, in Jesus' name. Yan, yun, i-claim mo, in Jesus' name. Okay, so, dual authorship, inspiration strictly extends to, okay, ito na. Ang sabi dito, hanggang saan ang inspired word of God? Hanggang saan? Ang sabi dito is, inspiration strictly extends only to the autographs, original writings. Okay, ito muna yung tinutukoy. Oh. Pero ito, lahat to, inspired. Ang tinutukoy dito is, ano yung inspired na version? Ang inspired lang pala na version, automatic, Hebrew and Greek. Ang Old Testament is 98% Hebrew, 2% Aramaic. Okay? And then the New Testament is 100% Greek. Okay, Grego na talaga 'yan kasi ang superpower niyan is Greek. Sabi ko nga sa inyo, kung sino yung superpower during that time, yun yung writing. Okay? Kasi yun yung gusto maparating sa buong mundo. And yung Greek time, na isulat ang New Testament, kaya in Greek siya. Hindi siya sinulat in Hebrew. Kasi ang goal ng New Testament, hindi i-save yung mga Hebrew people, i-save yung mga Gentile, Greek speaker. Kumbaga, kung ngayon to nangyari, malamang ang Word of God nakasulat sa English. Kasi to reach out the globe, globally. Tama? Kung sina Peter magsulat, in English. Okay? Ayan yung ano niya. Ano yan yung picture niya. Okay. So, hanggang saan lang yung ano? Hanggang saan lang yung pinaka-legit na inspired? Yung original autographs.
Which means, yung original, yung pinaka, ano pa talaga, original talaga, yung mga copies of copies pa talaga. Hindi pa yung nakasalin na sa Latin, hindi yung nakasalin na sa German, nakasalin na sa English, wala na dun. Okay? So, ano ibig sabihin yan ngayon? Huwag na natin itong basahin, Pastor. Hindi pala itong English. Ganun ba? Hindi naman. Mabuti, malinaw din yung interpretasyon natin, ha? O, ano na? Okay. So, magpasalamat tayo, meron tayong kopya na naintindihan natin. Okay? Na inalaw tayo, makaintindi din naman. Hindi naman na mag-aral. Kami mga, ano, Bible school student, required kami mag-aral ng original language. Pero sa ngayon, hindi ko na nga pinapractice eh. Hindi ko ninyo kung nakikita mag-quote ng Greek at Hebrew, di ba? Oo, meron ganun. Pero hindi ko na pinapractice dito kasi mga bata, naman, no? Mahirap naman, the Greek word. Marinig nyo palagi ako mag-mention ng Greek word, ma? Greek word, oo. Ay, hindi lang sa mayabang, wala ka sa context na yung audience mo is hindi naman mga eloquent, hindi naman mga intelligent, yung mga intellectual people yung kasama mo na mga professor, mga ano, kasi ma-appreciate nila yun. When you are a skilled craft master sa profession mo, they respect you. Even though hindi kayo magkaparehas, sila mga medicine, mga lawyer, pero ikaw, at least kahit pastor ka, teacher of the Bible, you also master your craft. They appreciate it. The word scandal yun. Pero sa akin, pastor, explain. Pero sa akin, pastor, gusto ko kailangan mo sa Greek o kaya sa man. At the same back, you have to explain it. I have to translate it. Sige, pwede tayo magpatikim minsan, ha? Pero hindi mo lang basta-basta kukuha ka lang ng kailangan ko na isang Greek word, hanap ka. Yun ang mga meaningful na Greek naman na hindi nabigyan ng justice sa English. Meron kasi mga English word na hindi nabigyan ng justice sa yung original word niya. Okay? Kasama sa sermon mo. Oo, depende. Kasama sa sermon, yun. So, meron mas mga... Okay, pero kung basta-basta ka lang magbanggit. Okay. Okay, listen. So, hanggang saan ang inspiration? Okay, sininyo, hanggang saan ang inspiration? Okay. Original writings. Okay, so you underline it. Para alam nyo na itong hawak natin, hindi na tayo magdidebate. Nasabihin natin na ano lang ang magandang translation lang, is King James lang, hindi ako magbabasa ng ibang translation. Eh. Lahat naman pala yan, paliado eh. Okay? yung mga King James, siraan yung NIV. Okay. Pero ang point ko lang, wala naman tayo, hindi naman tayo nagde-debate sa translation. Any translation, as long as you understand it, okay lang. Okay? Kung merong, pagka nai-release naman yan, as long as evangelical na translation yan, pwede yan. Huwag lang kayo maglabasa ng mga translation na hindi evangelical kasi mayroon talaga mga binali dyan ng mga word. Okay? Basa ka ng book ng Bible ng Mormons, malamang mayroon ng mga binago doon. Meron bang binago doon? Hindi ko alam kung ano yung... World translation. Ah, merong mga changes din doon. Okay. Ah, fatherhood. Okay. Hindi ko pa naaral yan. Okay. Anyway, so inspiration is strictly extends only to the autographs. Okay? Malinaw. So wag na tayo mag-away sa mga, ano ha, mga translation ha. Ano yung inspired? Kasi malinaw na. Ang inspired is Hebrew and Greek. Okay? Bili tayo ng Hebrew and Greek, no? Bible. Lagay natin sa harap. Di ba, nakabukas tayo ng Bible sa harap, sa altar? Oh, ito yun. Maganda siguro, bilhin ancient, no? Na may Greek and Hebrew. Ah! Dapat yung pari, nagbabasa sila sa ancient, Latin. No,
Yung oh, yung simbahan ko sa Quezon City, katabi ko Latin Church. Sipak sila ng Roman Catholic kasi ayaw nila yung mag yung ano yung batas na kailangan mag-speak ka na in English. Ayaw nila 'yon. Pagka pumasok ka sa simbahan na 'yon, nakabail pa yung mga tao at saka yung preacher in Latin. Wow. Grabe talaga, ang maganda din na. Oo. Sa baklaran, hindi ko naiintindihan lahat. Oo, hindi mo maintindihan. So naka-original pa sila. Kasi third language naman na original din ang Latin eh. Kumbaga Hebrew, Greek, kasabayan naman 'yan ng Greek at saka Latin, magkasabayan naman 'yan sila. Oo. Oo, pero ang pagkasulat kasi original autographs kasi tinutukoy dito, hindi kasi translation, hindi naman sinulat sa Latin 'to. Okay? Translate na 'yan ni Jerome. Eh. Si Jerome naman nag-translate niyan, 'di ba? Yung last session natin. So si Jerome ang nag-translate sa Greek at saka Hebrew to Latin kasi siya lang ang only scholar na qualified na gawin 'yun. Latin Vulgate 'yan. Oh, all Vulgar, Vulgar Latin. Okay. So even when they had literary or personal sources, sometimes edited the sources and chose their own words and writing styles. Okay, nilinaw dito ha, kahit meron silang iba-ibang personality, meron silang ibang way ng pagkasabi. Okay? Kunyari, si Peter, ang choice of word niya, sheep. Ang choice of word ni John naman is little children. Same lang 'yon ang tinutukoy, the ship of the Lord, okay? Yung fold ni Lord. Okay? Okay. Moses was the humblest one. Mhm. Sabi hindi naman humblest ang demonstration. Ah, may mga ganun 'no, conflict sa translation kasi mahirap naman ko i-claim 'yan, 'no. Pero naka third person 'yon. And Moses was the humblest man on earth. Hindi nga na, and I am the humblest man on earth. Kung siya man nagsulat, panghirap naman, i-claim mo, and I am the humblest man. Third person. So kung siya man ang author ng ano, sabihin natin, kung siya man, pagdating doon na statement, ibinago niya. Pero sa tingin nyo, ibabanggitin niya ba yun kung siya yung author? Hindi. Hindi na siya humble. Hindi na siya humble. At saka si Moses ang kilala kong hindi makafocus sa sarili. Always focus niya, kapatid niya, Lord, wag mo na parusahan si Miriam, Lord. Lord, wag mo anuhin yung mga Israelite, Lord. Ako na lang, ibulahin mo na lang pangalan ko, Lord. Makapasok lang itong lahat sa promised land. Yan yung klaseng tao. Babanggitin niya ba na humblest man siya kung di niya nga iniisip sarili niya? Wala nga siyang pakialam kung mabura ang pangalan niya sa libro. Basta silang lahat, masave. Grabe, no? Very sacrificial person. So kaya yung author nagsabi, is the humblest man indeed. Oh, yeah, no? Grabe. Okay. Meron akong nakalimutan. May babanggitin na nakalimutan ko rin. Anyway, tingnan natin. Baka maalala ko lang bigla. Okay. So, views on how inspiration took place. Okay. Meron namang mga view dito. Malinaw na siya, pero pakita lang din natin yung view. Merong tatlong view. Dictation or mechanical view. Ito yung dictation, mechanical view. Dinidictate ni Holy Spirit. Sinusulat naman eh. Sinusulat naman ng tao. Ito na method kay ano to? Kay Muhammad. Prophet Muhammad. Okay, kasi dinictate sa kanya ni God eh. Tapos sinulat niya. Yun yung claim ni Muhammad. So, ang view niya is dictation or mechanical view. Okay, ang Bible natin hindi ganun. Okay, hindi tayo dinidictate ni Holy Spirit tapos sinulat ng author. Okay, tingnan mo. Number two, dynamic recursive view. Holy Spirit revealed truth simultaneously with the writers being moved to write. God placed thoughts or concept in the writer as he wrote. But the author uses human freedom to choose his own words, styles, and methods. So, ang may agree nito, Howard Marshall, Clark Pinnock, the Scripture Principle, Augustus Strong, Systematic Theology, James Orr, Berkower. Okay, so mga ano to, mga theologians. Pangatlo, Plenary Verbal View. See below, Princeton Theologians, Archibald Alexander, Charles Hodge, A.A. Hodge, Benjamin Warfield, current Millard Erickson. O, Millard Erickson, yan na yung ginagamit natin ngayon. Mga karamihan ng libro sa college, Millard Erickson. Oh, meron din. Ganito ang kapal yan, Millard Erickson. Required kaming basahin yan. Tapusin.
Ganto ka laki, ganto ka kapal. Required mo basahin yan. Ay, grabe. Ang mga kaklase ko, papatamat na lang sa electric fan eh. Ang bilis ng pages gumalaw. Sobrang kapal. Ano yung papasol? Yung dinictate ni God kay Moises? Yung Ten Commandments? Ano ba yun? Ano yun? Ano yun? Part yun ng kwento sa Bible. Part ano yun ng... Mechanical? Ano yun? Yun, ang tingin mo doon, ano talaga yun? Mechanical yun. Tama? Oo. Kasi dulot ng finger ni God. Oh, the finger of God mismo yun eh. Written by the finger of God mismo. Okay? So, tingnan natin tong plenary view kasi merong dalawa dito. Plenary, the divine inspiration involved the whole of the scripture. Okay, divine inspiration involved the whole of the scripture. Whole of the scripture. Ano yan? Fishball? Fishball. Ah, sige. Involve the whole. Ang inspired is whole, okay? Kahit yung binanggit ni Satan, inspired pa rin yun, brother, ha? Kasi meron kang kapupulutan na lesson doon. Okay? Meron kang makakapulutang lesson doon. Imaginein mo naman, oh, makinig kayo sa akin, huwag mo na kayong pa-distract. Imaginein mo na yun, tanggalin mo yung conversation ni Satan at saka ni God. Tanggalin mo yung part ni Job. Tanggalin mo yung part ni Satan doon kasi ayaw mo pagka may salita ni Satan, masama. Tanggalin mo yung part niya. Maintindihan mo yung Job habang binabasa mo? Hindi. Walang mag-test kay God. Walang mag-test kay Job kasi wala doon yung evil. So, that's how the inspiration works, no? Even si Satan, ginamit ni Lord para maparating sa atin ang mensahe na merong panahon na kahit sobrang bait mo na, magsasuffer ka pa rin. Just because may kaaway na gusto kang i-prove kay God na hindi ka karapat-dapat. Pero ikaw, dahil si God may tiwala sa'yo, i-allow ni Lord John na kaya mo malagpasan niya na pagsubok. Kasi hindi nga naman ibibigay ni Lord yung pagsubok na hindi mo kaya. Tama? Okay? Inspiration, no? Yung makaka-inspire sa atin na pagkapagsubok yan, kakayanin mo yan kasi binigay ni Lord yan eh. Yun yung maganda sa mathematics, no? Kasi ang mathematics tells you na pagka mayroong problem, may solusyon. Okay? So, pagka may problema, may solusyon. Pag walang solusyon, hindi yan problema. Okay? So, iyan, makatulong din siya sa atin na mag-inspire. O sige, take your snack. Mag-sign of the cross na lang kayo sa pagka. Hindi na mag-quick pray, no? Sign of mabilisan eh. Okay. Alright, so... Okay. Ah, sige, enjoy lang kayo dyan. May sauce? Sino may gawa ng sauce? Mag-ingat ka, mapatakan yung ano mo. Mapatakan yung laptop mo. Gawa ni ate yung ano? Sauce? Okay. So, ang galing nito, hindi tayo nakatayo doon para magturo tuhog-tuhog. Andito ka nagpipisbol, ha? Okay. So, yun yung plenary, okay? Not just part of it. Okay? So, ibig sabihin, pagdating dito, mali din si ano, no? Martin Luther, no? Kasi si Martin Luther, binawasan niya pa ng 4 books, yung 66 books, eh. Ayaw na kay Esther. Oo, ayaw. Maraming ayaw si, ano, si Martin Luther. Ayaw niya kay James. Kasi more on law yun si James. Hindi pa siguro siya marunong mag-interpret doon, no? Pero alam ko, marunong siya kasi scholar siya kay ano, St. Augustine, eh. Ayaw niya po yung James kasi works. Mm-hmm. Oh, nagbabawas din siya. Pwede lang daw. Nagbabawis din siya. Oo. Oo. Tinanggal niya rin Revelation, brother. Ayaw niya ng Revelation. Si Martin Luther, ayaw niya ng Revelation. Tingnan, founder natin sa Protestantism, may mga mali din naman. Pero okay lang. At least ano, inalaw ni God 'yon. Magkaroon ng Protestantism para mas mabilis dumami ang Christianity. Imaginin mo kung walang Protestant, ang Amerika animistic pa rin hanggang ngayon. Ang Europe animistic pa rin hanggang ngayon. Protestant 'yan ng mga bansa eh. Protestant ang Amerika, Protestant ang ano, number one ang US sa ekonomiya. Protestant na bansa 'yan. Kaya hanggang ngayon, hindi natin masabi kung mapalitan kaagad sila ng China kasi marami din kapalpakang ginagawa ang Chinese eh. Lagi ni Ham, hindi talaga sila pasasikapin ni God.
Almost silang parang kaya nila, pero nag-default na, di ba? Ang Evergrande, alam mo yan, kasi sa ano, ang Evergrande is ano, housing. Housing bubble sa China. Housing bubble na gano'n na, nag-recession na sila. Nag-default na yung ano nila. Oo. Nag-default na. Oo. Mga condominiums na walang mga tao nakatira, hindi tinatapos. Parang scam yung nangyayari. Kasi RFO, ready for occupancy, at saka yung ano, pre-selling. Bumibili yung mga tao ng pre-selling, hindi naman tinatapos. Tapos yung mga nagbabayad, igagawa na naman ng bagong building. Kung meron sanang babasok na bagong pera, ipang patapos dun sa ano. Eh kaso, nag-stop ng papasok ng mga bagong bibili. Ngayon, ang mga building tuloy, hindi natapos. So, nagkaroon ng bubble sa kanya, nagka-problema sila. Ang Japan before, muntik na, sinasabi nila na matalo nila ang Amerika. Hindi naman nila natalo din. Hindi rin. Iba din yung protection ni Lord sa Protestants, no? Iba din eh. Mga Christian country, nagtatribe din. Nagtatribe din. Nagtatribe din naman eh. Okay? So, kahit ano, you love them or hate them, the Lord blesses them. Palagi nilang binabanggit yan eh. God bless America. At least yan, binabanggit pa nila. Kada tapos ng speech, God bless America. Ibig sabihin, Protestant country pa rin sila. Kahit marami na sa... Ang ganun kasi ang nangyayari pagka nagiging number one ka na bansa. Kailangan mo maging open-minded. Kasi you will cater different countries, different nationality. Diba? Napuno na sila ng iba-ibang kulay. Hindi na sila puro white. May black, may brown, may Hispanic, may Asian, may German, may Russian. So sila, to cater all this, meron mga batas na kailangan nilang i-approve. May gay marriage silang in-approve. It's not a religious law, but it's a institutional law sa bansa. Kasi they need to cater the gays. Okay? So it's for them to cater itong mga maliliit na grupo na to. Compromising. Kasi yun yung kailangan mo as a number one country. Alam nga naman na ano, hindi sila maging ano sila doon. Diba? So something like that. So anyway, going back. So, nari, lahat inspired, okay? Hindi pwede mamili. Okay? Kaya ang pastor is required to preach the whole counsel of God. Ako, siguro ang favorite ko na team is blessing your enemy. Mapansin nyo ba? Madalas ko mabanggit yan, no? Blessing your enemy, forgiving them, blessing your parents. Yan yung mga favorite na ano ko. Pero as a pastor, I need to preach the whole counsel of God. So, minsan, kahit minsan, mabobored na ako sa mga books. Yan mga kwento na. Kailangan ko talaga ituro to kasi accountable ako kay Lord. Pagdating ko sa langit, nak, bakit palaging dyan lang tinuturo mo? Daniel, di ba? Hindi nila makalimutan yun. At ako din, nung bata ko, narinig ko na yun eh. Di ba? Hindi. Marami pang Bible character na pwede nating makilala. Hindi talaga kilala. Na kailangan mo na mahilig magbasa ng Bible para makilala mo sila. Okay, so kung hindi ka mahilig magbasa, hindi mo sila makilita. Kasi ang iba, nasa Chronicles. May nagbabasa ba ng Chronicles? Wala nagbabasa ng Chronicles. May mga kwento na magaganda. So, kaya, we'll just, ipag-pray nyo lang si pastor nyo na magpatuloy lang na bigyan ni Lord ng dedication, aral sa Word of God, na i-treat ang whole counsel of God. Walang favorite. Okay? Oo. Ay, hindi pa tayo na gano'n ng Jonah, no? Hindi pa. Evangelism yun. Evangelism na topic yun pag Jonah, no? Maganda yun. Okay, anyway, going back. So, tapos na plenary. Ngayon, ang verbal. Verbal is divine inspiration extends to every word in the Bible. Okay, ito yung sabi sa Matthew 5:17-19 and Luke 16:17. Ito yung tinutukoy dito na not an iota will perish. Walang mawawala, kahit period, kahit kama, will be abolished. I came to fulfill the law. Not an iota, a comma or a period. Ipahanap na lang natin para makita naman ng mga bata. Okay, check it out. Galatians 3:16 versus infallibility view. Okay.
Pangatlo is dual authorship. Okay. Malapit na tayo sa interpretation. So, nahanap na. Yung nakahanap, pakibasa na please. Yung kay ma'am naman, na Galatians 3.16. Iba naman yan, kasi Matthew yung binasa nila eh. O, sige. The promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say any seeds. Meaning, many people, but and to your seed, meaning one person who is blessed. Mm. So basically, yun yung verbal, okay? Every word in the Bible is inspired. Comma, period, apostrophe. Okay, so lahat yan, inspired. Yan yung nature of biblical interpretation or yung plenary verbal view. Okay, so plenary at saka verbal. Kumbaga, verbatim, yung kung ano yung mga word per word na sinabi, okay? Okay, number three, dual author. God remains the divine author while he has the freedom of human authors to contribute to his intended product. The final product still in whole and in part, in each part, was what exactly God intended to be written. Wow. So ito yung atin, dual authorship. Okay? God remains the divine author. May human author, may divine author. Ang divine author si God. So, he just allowed the freedom of the human authors. So, kung yung personality ng tao is ganito, i-allow niya lang. Hayaan niya lang ng ganyan. Basta, dumating pa rin, exactly kung ano yung gustong ipalabas ni Lord, nandun pa rin sa gusto niya ipalabas. Okay? Hindi lang mag-deviate dun. Iba-iba man, okay? There are many ways to kill a chicken. Okay, sabi nga, there are many ways na patayin yung manok. Importante, mapatay yung manok. Ganon din dito. Merong sinabi si Lord, kahit anong paraan sabihin mo, basta ito yung mangyari. Ito yung conclusion niya. Okay? Okay. The final product still in whole and in each part was exactly God intended to be written. Okay? Kaya ang Word of God, kailangan natin i-respecto. Okay? Yung Word of God is important. Ang Word of God is kailangan natin siya i-treat as holy. Whole and in part. Kaya nalulungkot ako pagka napupunit ng mga bata yung mga Bible natin eh. Kasi Word of God yan. So, hindi pwede na basta-basta lang natin i-ano yung mga Bible natin. Okay? Oo. Mabilis lang nga naman din. Okay. So, because of its divine inspiration. Okay. Dahil sa divine inspiration, makinig. The Bible is, ito, tandaan nyo tong tatlo. Ito yung pinaka-importante. Divine inspiration. Because of it, the Bible is fully inerrant. When I say inerrant, the divine inspiration of the Bible shows the Bible's full inerrancy. Contains no error. Walang mali. The Bible, no error. Okay? In all matters of truth that it reveals. Pagka-related sa truth, walang mali yan. Okay? Fully inerrant. The inerrancy of Scripture ang tawag dyan. Pero of course, ang extension nito saan lang? Sa autographs. Okay? The original words. The original writing. Okay? Hindi extend dito sa atin ngayon. Okay? So kung gusto mo makabasa ng fully inerrant scripture, dun ka sa original word. Okay? Okay.
Pangalawa, sufficient and final. Take note of this. Ang daming kulto dahil hindi nila tinitreat na sufficient and final ang Bible. Okay? Divine inspiration in the Bible is sufficient and complete for our knowledge of science, knowledge of salvation. Pagka topic is salvation, fully and final and sufficient na ang Bible. Malinaw? Underline nyo yan. Pagka about salvation, please lang. Pagka may nagturo sa inyo ng bago about salvation, mayroong bago silang libro, sabihin, ito na, sikreto. Ang tao pa naman, ang hilig sa sikreto. Pagka sikreto yan, sabihin, yan siguro yung tama kasi sikreto. Kaya karamihan ang secret society, di ba? Maraming mga tao na pala yung inaalay doon. In all matters of truth, okay, salvation and our knowledge of God and His ways. Okay, salvation, knowledge of God and His ways. So, kompleto na yan. Wala nang pwede magdagdag dyan. Pakibasa sa 1 Corinthians 4:6, Revelation 22, 18 and 19. Okay, may magbubukas sa 1 Corinthians 4:6, may magbubukas din sa Revelation 22, 18 and 19, may bubukas din sa Jude 3. At may magbubukas din ng 2 Timothy 3:15. Okay. 1 Corinthians 4:6. Mm-hmm. Okay, pakibasa sa 1 Corinthians 4:6. I have applied these things to myself, Apollos, for your benefit, so that we learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Do not go beyond what is written. That you will not take pride in one man over against another. Okay niya? Dami na. Hanggang doon lang. Sarap pa ikituloy ang kwento eh, no? Okay, next. So, ang binasa is 1 Corinthians 4:6. Do not go beyond what is written. Kung ano yung nandito, pagdating sa salvation, wag na. Okay? Kahit pa may magturo sa angel of light, wag pakinggan yan. Basta ibang salvation na. Lalo kung magturo sa atin ng kung ano-ano lang, ha? Okay, next. 2 Timothy. 3:16 and 17. Ay, wait. 3:15. Ako paano mula sa pagkabala ang iyong nagtaman ang mga banal na kasulatan ay mga banal na kasulatan na makapagturo sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, at sa pagtuwid, sa pagsasaway sa katuwiran. Okay, ganoon lang. Okay, so sufficient na, complete. Next, Jude 3. Jude 3 lang. Walang verse. Ulang chapter eh. Narinig nyo, ha? Bawal baguhin. Okay? Okay, next. Revelation. Okay, Revelation. Ito na. New International. And now everyone hears the words of the prophecy of the scroll. If anyone adds anything to them, hala. God will add to that person the plagues described in the scroll. Patay.
And if anyone takes words away from the scroll of prophecy, God will take away from the person any share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. Ito kasama sa New Jerusalem. Ibig sabihin, ang mga teacher of the Word of God, pag nagturo sila ng dagdag, ng bawas, mas malaki accountability nila. Okay? Delikado pala kami. That's why sabi sa James, not all of you should aspire to be teachers. Because the teachers have stricter. Mas mataas yung standard ni Lord sa kanila. Okay? Ang normal na tao, pag magkamali, siya lang ang madadamay. Walang problema. Ang teacher, magkamali, buong sheepfold niya damay. Okay? Nag-umpisa sa tamang doktrina ang isang simbahan, yung isang teacher, nagkamali, nadamay niya lahat. Kawawa naman yun, di ba? So, mag-ingat talaga. Huwag tayo maging gusto palagi na maging teacher. Mas mabuti pa maging follower kaysa maging teacher. Kasi kung follower ka, pagka ikaw yung leader, ikaw pa mag-iisip. Ikaw pa magpaplano. Ano pang mga gagawin? Oo. Oo, oh, mahirap din yun. Okay. But everyone is allowed to live life. Oo, oh, diba? Okay lang naman yan. Oh. Pero ang tinutukoy dito, teaching, yung mga doktrina na kung ano-ano na mga walang Holy Spirit sa church, mga gano'n. Saang doktrina yun? Okay. So, pangatlo, authoritative. So, the Bible is fully inerrant, walang mali. Sufficient and final, kompleto na. Kompletos recados pagdating sa salvation, sa kay God, at saka sa mga pamamaraan ni God. Pangatlo, walang sekreto na pamamaraan ni God, ha? May tao magsasabi sa iyo, ay, ito yung pamamaraan ni Lord. Wala to sa Bible. Makinig kayo sa akin, ito yung pamamaraan. Ay, delikado yun. Delikado yun. Kung merong magsasabi sa inyo, okay, kung merong magsasabi sa inyo, kailangan, tanungin mo, saan sa Bible mahanap yan? Always, the final authority is the Word of God. Okay? May sinabi si pastor, saan sa Bible mahanap yan? Magkocontradict ba yan sa Bible? Kung ikaw din, makarinig ka ng boses kay Holy Spirit. Okay? Mahilig ka talaga makinig kay Holy Spirit. Ngayon, pagka meron kang narinig, tanungin mo si Holy Spirit, Lord, bigyan mo naman ako ng Bible verse na mag-back up na ikaw tong kausap ko. Baka akala ko Holy Spirit, pero si Satan na pala. Wrong doctrine na pala. Okay? Isang beses this week, dito usually ako nagpe-pray sa nakikipagkwentuhan ako kay Lord, nagpe-pray ako. Pag nag-pray kasi ako, naglalakad ako para yung utak ko active. Pagka nakaupo lang kasi, minsan maantok ka, no? Pagka nakapikit ka, nakatulog ka na. So pag nag-pray ako, dito lang ako, minsan yung mga tuta, sunod-sunod sa akin, basta paikot-ikot lang. Tapos, merong impression si Lord sa heart ko. Okay, kasi medyo troubled ako as pastor nyo. Medyo nag-worry ako kasi si Pastor Johnny nagpaalam na rin. So, na-worry ako kasi, Lord, wala na akong Moses. Parang Moses ko yan si Pastor Johnny. Ako si Joshua, siya si Moses ko eh. Parang mentor ko siya pagdating sa ang hirap nata kung ako na lang. Wala na si Pastor Ramel. Wala pa si Pastor Johnny. So, talaga, nag-linger sa akin throughout the week. So, nakipagkwentuhan nung kay Lord, paano ba to Lord? Ano bang gagawin ko nito? Kasi, Lord, wala nang mag-advise sa akin. Ikaw na diretso mag-advise sa akin. Kailangan ko makinig sa'yo. Wala mag-correct sa akin basta-basta. Wala maka-guide sa akin kasi wala na yung dalawa eh. Pero ako, vulnerable ako sa CMT natin. So, you just feel free, okay? Magsabi kasi kailangan natin yung ganun. So, ayun. Merong in-impress si Lord sa heart ko. Pagka hindi ka prophet, huwag mo sabihin, thus says the Lord. Pagka nagsabi ka ng thus says the Lord, prophet na yan, Ibig sabihin, kilala ka na ng ibang prophets na prophet ka na talaga. Na pagka nakakarinig ka kay Lord, totoo, nangyayari, or something ganon. Pero pagka personal lang,
at wala namang, hindi ka naman na office of the prophet, like ano lang, impress. Parang in-impress lang. Kasi pwede ka tama, pwede ka mali. Parang impress lang. The Lord impressed sa heart ko na, ayun nga, nag-worry ako sa CMT natin, tsaka sa mga members. So, in-impress lang ni Lord sa akin na comfort din nung narinig ko. Kasi sabi niya, nak, etong mga member mo, ship mo yan. Etong mga CMT mo, hindi mo yan sila ship. Co-shepherd mo yan sila. Co-shepherd. Ibig sabihin, ako shepherd, si Jesus chief shepherd natin, ang CMT is co-shepherd. Ibig sabihin, hindi na sila i-treat mo na para mga bata din, na i-ship mo sila. Diba kaya nga nag-aaral tayo ng ganito eh. Kaya nga, meron tayong mga responsibility. Kasi nga, mga co-shepherd. So, ayun lang, no? Medyo nag-ano lang sa akin, naka-encourage na, oh, okay, hindi ako mag-isa. Meron pala akong co-shepherd. Okay? So, malaking encouragement yun sa akin, na kaya natin to, no? Mga co-shepherd? Okay, mga dyan? Tanggap nyo naman yung role nyo na co-shepherd kayo? Okay? Kayo, co-shepherd kayo sa youth. I-take care nyo yung mga youth natin. Okay? So, very important yung maintindihan natin na hindi tayo lahat sheep na tanggap lang tayo ng tanggap sa anong tinuturo ng shepherd. Hindi co-shepherd ka, you take care of others also. You take care of the church also. You share the burden of the pastor also. Kung ano yung nagpapabagabag sa kanya para matanggalan naman siya ng worries niya rin. Okay? Okay. Kasi pagka kawawa naman ng shepherd, no, kung wala siyang katuwang, di ba? Alam nyo naman, di ba? Baka magulat kayo, wala na kayong pastor, nagalit na lahat. Wala. Ang hirap pala doon. Hanap tayo ng madaling ministry. Ministry pa rin naman eh. Okay, so hindi naman ganun. Pero ang point ko is, malaking encouragement din naman yun na-impress ni Lord sa heart ko. Na-realize ko na co-shepherd ko pala ang mga CMT. Which is good, no? Educate. At saka, yun, mag-role talaga as parang shepherd na rin. To take care of the flocks. To help the pastor. Oo. To take care of the sheep talaga. Na merong alalay. Kasi hindi mo naman kaya i-shepherd ang 100 ka sheep kung ikaw lang mag-isa eh. 90 na yung i-shepherd natin. So, ang pastor can effectively shepherd a number. Okay? Tapos yung iba, mag-shepherd din ng iba. Okay? Para kumbaga, mag-take care tayo. Hindi naman tayo G12 din. Hindi naman tayo G12. So, not necessarily 12. Kung ano lang yung kaya natin. Si Pastor Jari, hindi na siya, ano, ating lead dito. Walang ka? Walang ka nung nag-announce siya? Wala siya. Ay, wala ko. Eh. Ah, wala siya. Wala siya. Wala ako. Ah, ano, hanggang July na lang siya, end. Ang sinabi din naman ni Pastor Johnny, hindi naman ako alis kung may problema pa church eh. Pero nakita ko naman, maganda na yung church. Okay na. Oh, yun yung sabi niya. So, sige, nakita niya okay na. Pero, syempre, ako na pastor niyo, normal talaga na magulat din ako sa ganun kasi, oo. Oo. So, co-shepherd ka ha? Co-shepherd tayo. So, kung ano yung kaya natin itulong sa church, bigay natin yung best natin. Huwag natin pabayaan na mangyayat lalo si pastor kakaisip. Oo. 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 So kung ganito yan siya, no? Kung si Holy Spirit mag-speak sa'yo, makinig. Kung si Holy Spirit mag-speak sa'yo, ibig sabihin, ikaw gagamitin niya. Kasi, kung ako ang gagamitin ni Lord, sa akin niya sasabihin yun. Dahil hindi sinabi sa akin, sa'yo, ikaw yung gagamitin ni Lord. Yun siya. Hindi yung sasabihin natin na si pastor naman, insensitive, hindi naman napansin to. Ikaw nakapansin. Ibig sabihin, ikaw gagamitin. Okay? Kasi iba din naman ang inaano ni Lord sa pastor. Eh. Maraming hindi mo alam. Daming-daming iniisip niyan. Okay? So, hindi lahat maramdaman niya. Kaya sinishare niya. Kaya tawag sa atin, the body of Christ. Isang katawan lang tayo. Okay? So, tinaymin din ni pastor. Tinaiming sa anniversary nga. Hindi, tinaiming sa anniversary nga. Tinaiming doon sa sinabi mo, pastor. Na? Na preaching nga mahaba. Yung prayer niya mahaba na. Build up din doon. Hindi ko alam. So sinasabi mo,
may build up din ay ganun ng matutukan kayo ganun kasi. Ang alam ko hindi nakakarinig na yan si Pastor Johnny eh. May nanapanrinig din eh. So hindi ko alam kung narinig niya yon eh. Awan ko kung ano clear kasi. Ang mahirap kung yung negative part lang na bang narinig niya, hindi niya narinig na dinidepensahan ko siya, no? Dinidepensahan ko. Okay. Sabi ko, ano tawag dito? Tapos niya, hindi ko alam. Sinabi niya pala niya, ano, wala pa alam. Parang, sanay sa order. Oo. Magugulat. Oo, magpe-pray, may naglalakad, no? Oo. Tayo, may pag-iisado. Oo. That means, hindi na atin si Pastor dito. Hindi, mag-aaten pa yun. Minsan-minsan na lang. Dito, mabisita-bisita na lang doon siya. Important events na lang. Bisita-bisita na lang. Oo, alam mo naman yan si Pastor Johnny, ang role talaga ni Pastor Johnny is, naghahanap siya ng church na kailangan yung tulong niya. Pag nakitang hindi financially na, financially, pag nakitang hindi na, kaya naman na nila, hanap na naman siya ng bago. Kasi ang dami talagang kailangan tulungan dito. Sa tingin ko, si Pastor Aglang yung gusto niya tulungan. Kasi si Pastor Aglang, awang-awa siya dun eh. Walang katulong si Pastor Aglang. Walang katuwang. Walang katuwang sa ministry. Oo. At saka finance din. Finance. Oo. 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 Yun din ang ginawa niya doon sa ano eh. Kay Pastor... kay Pastor Banaag. So, ang mabuti kay Pastor Johnny, iniiwan niya yung okay na. Hindi yung iniiwan niya na wala pa. Pero siyempre, magugulat ka rin naman kasi hindi ka sanay na ano eh. Wala ka, nandyan si Tatay Johnny natin eh. Diba? Tatay natin yun eh. Father of faith natin yun dito. Oo. Ayun ang araw. Kung nandito ako, bibirin ko sana, Pastor, huwag kang manumalis. Bakit? Yung ban na panghapot na mga one pastor, wala tayong... Madami. So, yun nga, yung inisip ko, lahat ng ministry na nakasalalay kay Pastor Johnny, maapektuhan yun. So, yun yung inisip ko na nagpa-worry talaga. Yun yung nagpa-worry sa akin. Yung marami pa kasi na mga ministry na naka-attach pa sa ano ni Pastor Johnny. Si Brother so, June, di nakuha na dito. Possible din yan. Isa din yan. Damay yan lahat talaga. So, kaya yun yung... Kaya kung hindi mag-stand yung mga co-shepherd ko dito sa church, yung mga leader na natin dito, mahirapan talaga ako. Ang timely living yung one ng pag-alus. Hindi tayo...